ating mukha. Gagawin nyo, click nyo itong video capture. Okay. Ito ang camera ko sa UBC. So, nakikita nyo itong mic ko. Dito ah. Kilit ko muna ito. Yan. So, ito, konektado siya dito sa cellphone. Yun. Ito ay earphone. Ang earphone ko kasi is meron siyang mic. Dito na detach. Natatanggal din, nakakabit. So, ito ngayon. Yun yung maganda sa earphone ko. So, ayan. Nakita nyo na meron tayong webcam. So, kung may webcam yung computer nyo, yun, USB siguro, alam nyo naman yun. Ganyan lang yung gagawin nyo para ma-place nyo siya dito sa may OBS. So, ayan. Si OBS nga pala, sa kanya tayo nag-i-stream. Meaning, ito yung gagamitin nating software para sa Facebook. So, ganito. Pag kinlik nyo itong webcam, click nyo yung alt. Yung mga hindi nyo kailangan sa screen is alt, then yung sa mouse, left click nyo lang. Yan. O, diba? Yan. Tapos palitin nyo lang. Huwag nyo na-click yung alt, ha. Yan. So, ganyan. Ngayon, nakikita nyo meron ditong duan capture sa taas. Click nyo ulit yung alt, tapos drag nyo pa baba. Oops, yan. Then, angat nyo itong ating ML. Ngayon, punta kayo sa Google, download kayo dun ng files. Sa akin, ito sa pictures. Ito. Let's say, kunyari ito. Mag-ilalim. Hold nyo lang siya pababa. Then, yan. Diba may background na tayo? Yan lang siya simple. Or kung gusto nyo, para mas maganda tignan sa mata ng mga viewers nyo, si ML, palitin nyo. Para, kunyari ako, example, nahihirapan akong palitin siya. Kasi di ko siya madrag. Ang gagawin nyo, lock nyo tong si image. Okay. So, pag kinik natin, automatic, si window capture yung may click natin. Then, palitin natin ganyan. Ito guys, example lang kung gusto nyo yung ganitong setup. Yan. Kunyari, example, ganyan yung gusto nyo. Diba? Mayroon kayong background. So, mas maganda background dyan, yung Mobile Legend. So, ayun na. Ayun, diba? So, ayan, click tayo. Now, punta naman tayo kung paano nyo siya ma-stream sa Facebook. So, ngayon naman, gagayahin nyo yung settings ko dito sa OBS. So, click nyo itong settings. Tapos, palitin nyo lang. Punta kayo dito sa may, sa output. Sa streaming, ito yung settings ko. So, itong NVIDIA NVEC, kung meron kayong graphics card, or kung, kunyari, let's say, naka Intel lang kayo, or Ryzen na wala pang graphics card, choose nyo itong X264. Pero, kung meron naman, tas maganda na graphics card, itong NVIDIA NVEC. Sa rate control, click sa CVR. Itong 2500 kbps. Ayan ay 480 or 720p lang. So, mababa. Kung mataas yung internet mo, let's say 4500 guys. Maganda na yan. Pero sa akin, ayan, 4500. Pero sa akin, naka 1500 lang tayo. Sa keyframe mo lang naman dyan. Sa preset yan, quality. Sa profile, high. GPU 0, max bitrate 2. Then apply.
sa baba naman sa recording, itong recording, kung ayaw nyo mag-stream, kunyari, isisave nyo lang siya dito sa may file nyo. So, ganun. Katulad na itong ginagawa ko. I-edit ko pa siya, so kailangan i-save ko muna siya sa folder ko. Ito naman yung settings ko. Type standard MP4. Nvidia kasi meron akong graphics card. BVR. Tapos 40,000 kbps. Max B frame rate 60,000. Preset quality. Profile high. Then apply nyo lang. Sa may video, ayan. Sa akin dahil 720 nyo lang. Pero sa akin naka 1080p. Then apply. 1080p meaning mas malinaw. 720 meaning medyo may kalabuan siya kesa sa 1080p. Pero hindi naman ganun yung pagkakaiba. Then okay. Now, paano na siya natin i-stream? Ganito. Punta tayo dito kay... So, type nyo itong facebook.com/live/create. Then, create live stream. Magpupunta kayo dito. Let's say, kaya tayo. facebook.com/live/create. So, dito tayo napunta. Create live stream. Ngayon, kunyari, meron na kayong page. Ang gagawin nyo dito, post on to page manage. Pero on sa timeline, let's say wala pa yung page. Ayan, dito lang. On timeline. Sa akin, meron akong page. Itong Jade Renter lang. And then, yan. Let's say title. Ayan. Say something about this slide. Ayan, example. Say test. Test. Para makaging ka-partner nyo si Facebook, lagi kayo magtatag ng game. Let's say Mobile Legend. Yan. Then, check nyo yan. Kung gusto nyo yung thumbnail, thumbnail guys, yung nakikita nyo sa screen. Example, ayan. Yung nasa screen nyo. Then, scroll down nyo lang. Nakikita nyo itong stream key. Gagawin nyo, ikakopy nyo yan. Then, punta tayo kay OBS. Click natin yung settings. Tapos, stream. Paste nyo siya dito. Yan. Sa server naman, server URL, copy nyo yan. Paste nyo siya dito. Tapos, apply. Okay. Now, tatry natin mag-stream. So, eto. Start streaming. Ano tayo sa Chrome? Nakikita nyo, nagbago na. So, yan. Nakikita nyo guys na eto na tayo. Naka-stream na. Then, go live nyo lang. Punta natin yung page ko para malaman nyo. Jade Interlock. So yan, nakikita nyo na nakalive na tayo sa page. Ayun na, nakalive na. So yun lang, basic na basic, diba? Dali. So stop streaming na natin pagkatapos na. Tender seat, pansit. So yun guys, para sa ating part 2, kung gusto nyo merong stream elements, let's say, ito nakikita nyo yan, alert box. Itong comments guys, yan yung may magko-comment sa stream nyo, lalabas sa screen. Itong alert box, let's say may nag-follow sa page nyo, or may nag-like, may nag-share, and lalabas dyan yung pangalan niya, automatic yan. Hindi nyo siya itatype. Automatic na lang.
Yan. So, ayun lang naman, ganun lang siya, simple. Then, let's go.